8 muna tayo na magkaroon ng viewers. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera. Bumabati sa inyo ng magandang gabi sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa 50-Day Prayer Warfare Facebook Live. Tayo po ay nasa 11th day, panglabing isang araw ng ating 50-Day Prayer Warfare. We are declaring na within these 50 days, just like in the Bible, mula nung si Kristo, sa araw na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, 50 days on the day of Pentecost, the power of God came down. Kaya on that rema revelation sa atin ay we want to pray 50 days prayer warfare, ma-reverse itong pangdaigdigang problema na ito. At hindi lang po ako, kundi marami pong mga pastor na mga kaibigan natin, kapartner natin ay nananalangin din sa iba't ibang lugar, nananalangin din sa iba't ibang oras. At together sa isang katawan ni Kristo na nananalangin, ay mapagtatagumpayan natin ito. At bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, minsan pa, hayaan niyo po na magbigay po ako sa inyo ng encouragement mula sa Word of God. At ang pag-uusapan natin ngayon ay unshakable foundations o mga hindi magigiba na mga pundasyon o mga bagay na hindi mo pwedeng gibain anuman ang mangyari. Hindi mo pwedeng yanigin. Unshakable foundation. Ang atin pong scripture ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12 verse 26 hanggang 27. Ganito po ang kanyang sinabi, whose voice then shook the earth, but now he has promised saying, yet once more I shake not only the earth but also heaven. Now this yet once more indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Basahin po natin sa Tagalog, ganito naman po ang kanyang sinasabi sa Hebrews 12:26. Yumanig noon ang lupa ng magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Okay, mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, ang author po ng Hebrews ay nagsasabi na noong unang panahon, nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng matinding lindol. Alam niyo, ang tinutukoy po niya ay noong lumang tipan pa, noong panahon ni Moses, nasa kung saan bumaba ang Diyos doon sa bundok ng Sinai at nagsalita siya, binigay niya yung Ten Commandments, at habang ang Panginoon ay nagsasalita ay nagkakaroon ng lindol. At ang sabi ng author ng Hebrews ay sabi niya, minsan pa may mauulit na pangyayari na pagyayanig. At ito pong nangyayari sa ating panahon ngayon ay nayayanig ho ang buong bansa. Hindi lang buong bansa, nayayanig ang buong mundo dahil sa krisis na nangyayari ho ngayon. Two things about the context ng scripture. First, may mangyayari daw na pagyayanig. I will shake not only the earth but the heavens also. Kasi nung unang nagsalita siya at nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng pagyayanig, nayanig ang lupa. Pero ang sabi niya, hindi lang lupa, in the last days, ang yayanigin ko hindi lang lupa, kundi pati kalangitan din. Not only the earth, but the heavens also.
God is going to shake not only the earth but the heavens also. Ibig sabihin, magkakaroon ng heavenly shakening, magkakaroon ng isang makalangit na pagyayanig. At anong purpose ito? Sabi niya, upang yung mga bagay na yayanig ay mawawala at maiiwan yung mga bagay na hindi na yayanig. First, may mangyayari ho na heavenly shakening in the last days. At ito pong nangyayari sa ating panahon ay isang manifestation na ng pagyayanig na nangyayari. Hindi siya physical na pagyayanig. It is a spiritual shakening. The Lord is shakening the earth today. At lahat ng heavenly foundation ay sinishake din niya. Which means to say, lahat ng alam natin na kinakapitan ng tao, yayanigin niya yan. For the purpose, anong purpose? Ang purpose na ito ay maihiwala yung shakeable at saka unshakable, at mawala yung shakeable, maiwan yung unshakable. Kaya mga kapatid, kung anong foundation mayroon ka ngayon, sa nangyayari ngayon ay pwede tayong mayanig, depende sa kung anong foundation meron ka. If your foundation is on man, you are shakeable. Nasa shakeable na lugar ka at pwedeng mawala lahat ng kinakapitan mo. But if you know who you are and if you know your position in God, ikaw ay nasa unshakable kingdom. So inuulit ko po, may mangyayaring pagyayanig in the last days. Hindi siya physical na lindol, kundi pagyayanig ng lahat ng pundasyon o kay kinakapitan ng tao. Pangalawa, ang purpose nito, ihiwalay yung mga nayayanig at mawawala at maiiwan yung mga bagay na nayayanig. No? Kung ang foundation mo ay kay Kristo, sa verse 11, wala nang ibang matibay na pundasyon kundi si Kristo lamang. Kung si Kristo ang iyong sandigan, hindi ka magigiba. Political ideology ay nayayanig. Mga connection mo ay nayayanig. Nakikita mo na walang magagawa. Maraming bagay na walang magagawa. Yung mga bagay na kinakapitan natin. But if you are in Christ, hindi ka mayayanig. There is nothing to fear. There is nothing to panic. There is nothing to worry if you know that you are in the unshakable kingdom of God. Mga kapatid, magbibigay po ako sa inyo ng pitong unshakable foundation. Kapag ikaw ay na kay Kristo, you are unshakable. Magbibigay po ako ng pitong bagay in the kingdom of God. Because God's kingdom is unshakable. Hebrews chapter 12, verse 27. If you are in the kingdom of God, Christ is your foundation. You are simply unshakable. Mga kapatid, marami yung nasisig ngayon. Maraming nayayanig, maraming naguguluhan, maraming nagpapanik. But if you know who you are, again, if you know who you are in Christ, you are unshakable. Darating ang krisis, pagkatapos ng krisis, andito pa rin tayo, matatag, stronger more than ever before. Marami tayong nababasa sa Facebook, nakakatakot yung iba, na kesyo ito ay isang gawa ng tao, it is a biological weapon, o kaya ito ay isang nakakatakot na virus, at ito ay sasakop sa buong mundo, babag magkukulaps ang mga ekonomiya. Kung yan ang babasahin mo, parang magkukulaps ka rin talaga. Pero kung yan ang titignan mo at hindi mo nakikita ang mga magagandang pangako ng Panginoon, sorry to say, you are really shakeable. But we do not belong to the shakeable kingdom. We belong to the unshakable kingdom of God. Let me give you 7 points tungkol sa kingdom of God. 7 unshakable na foundation mo kapag ikaw ay na kay Kristo. Unang-una, God's Word, ang salita ng Diyos. Psalms 119 verse 89, sabi niya, forever, O Lord, your word is settled in the kingdom, in the heavens. Ang iyong mga salita ay matatag sa kalangitan. Kaya kapag ang hawak mo ay salita ng Diyos, ikaw ay matatag, kapatid. Ang sabi niya sa Biblia, Mark chapter 13 verse 31, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Isaiah 55:11, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa kanya na walang nangyari. Ito ay lalago, ito ay
gagawin niyang kalooban ng Diyos at lalago kung saan niya ito pinadala. Bakit? Salita ng Diyos yun. God honors His Word. He is the God of His Word. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon ay, sabi ng Panginoon, Matthew chapter 4, it is written. Yun ang naging weapon niya sa kaaway. Kaya mga kapatid, if you know God's Word, you are unshakable. Minsan nagturo ang Panginoong Jesus, ang sino mang nakakarinig ng kanyang salita at tinutupad niya ito ay parang isang tao na nagtatag ng bahay niya sa bato. Dumating man ang alon, hindi ito magigiba. Ngunit yung mga tao, alam nilang salita ng Diyos pero hindi nila ina-apply ay parang mga tao nagtatag ng bahay doon sa buhangin. Pagdating ng alon, magigiba. Yun lamang nakakaalam at tumutupad sa salita ng Diyos ay sila'y unshakable. That is number one. Number two, mga kapatid, is the righteousness. God's Word, pangalawa, God's righteousness. Kapag nasa iyo ang righteousness ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, meron kang tamang relasyon sa Diyos. Righteousness is right relationship with God. You are living in the holiness of God. Matuwid ang iyong ginagawa sa harapan ng Panginoon at ang kabanalan ng Panginoon ay nagmamanifest sa iyo. Mga kapatid, you are simply unshakable. Proverbs 28 verse 1, the righteous are as bold as lion. The wicked flee when no one pursues them. Yung mga taong matutuwid daw sa Panginoon ay parang mga leon. Hallelujah. Tumatakbo ang kaaway kahit hindi sila hinahabol. If we are living a righteous life because of God's righteousness in us, katulad nga ng sinasabi nila, you can never put a good man down. Alam niyo, after 40 years na naglingkod si Samuel, ang sabi niya, sinong nakakaalam sa inyo na meron akong tinanggap na nasuhol, na meron akong ginawang masama? Sinong nakakaalam? Sabi nila, Samuel, wala kaming masasabi sa iyo. Si Daniel, maalala niyo ba si Daniel? Naghahanap sila ng butas na maibintang kay Daniel. Wala silang mahanap. Joseph, maalala niyo si Joseph? Joseph was a man of righteousness. Nandyan na tinukso siya, pinagbintangan siya ng hindi totoo kung ano-anong ginawa sa kanya, but God was with him. Bakit? He has a right standing with God. Kaya kapag ikaw ay tama, mayroong nag-message sa akin kanina, Pastor, anong gagawin ko? Kung ano-anong sinasabi niya sa akin, tinatanong ko kung ano, kung may nagawa kong kasalanan, wala naman siyang sinasabi. Sabi ko sa kanya, kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. At kung meron ka namang nagawang masama, pero handa kang umamin, handa kang harapin ng consequence, wala kang dapat ikatakot. This is the righteousness of God. If we live right, if we have a right relationship with God. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nasa tamang lugar, wala tayong dapat ikatakot. Kapag tama ang ating puso, wala tayong dapat ikatakot. Hallelujah. Walang guilty feelings, wala kang kinatatakutan because you know you have a right relationship with God. God's Word, God's righteousness, pangatlo ay God's love. Kapag nasa iyo ang pag-ibig ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 13 verse 8, ito po ang kanyang sinabi, love never fails. Ang tinutukoy na love dito, hindi ho yung pagmamahalan na nararamdaman ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Ang tinutukoy na love po dito ay yung love of God in you. Yung tinatawag sa Bible na agape love. Yung pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Kung alam mo na ang Diyos ay pag-ibig at mahal ka ng Diyos na anuman ang pagkukulang mo, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal at ikaw ay puspos ng pag-ibig ng Panginoon. If you are in love with the love of God, there is nothing to fear. Love never fails. Kung lulundag tayo sa verse 13, ganito ang kanyang sinabi. Three things remain, faith, hope, and love, but love remains forever. Kaya mga kapatid, if you have the love of God, kaya mong sabihin, yes, I know Jesus loves me. Kapag mahal ka ng Panginoon, there is nothing to fear. You are unshakable. Pang-apat is God's Word, God's righteousness, God's love, and then pang-apat, God's Spirit.
kung ikaw ay puspos ng Espiritu, Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and you will be my witness, sabi po niya doon. Ephesians 5:18, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kung ikaw ay puspos ng Espiritu, mga kapatid, magiging matapang ka. Tignan niyo ang kanyang sinabi, ikinumpara niya ang Espiritu ng Diyos sa isang alak. Nung unang panahon, yung mga kalalakihan, kung gusto nilang tumapang, umiinom sila ng alak. Pero ngayon, hindi ho alak ang kailangan natin para tumapang tayo. But if you have the Holy Spirit of God, God will give you boldness, God will give you power, and there is nothing to fear. Pagdasa'yo ang Espiritu ng Diyos, you are simply unshakable. Tayo po ay nasa panglima na. Panglima is God's throne, trono ng Diyos. Bakit trono ng Diyos? Hebrews 1:8, sabi niya doon, your throne, O God, is forever and ever. Ano ho bang trono itong tinutukoy niya? Of course, ang trono niya ay ang kanyang, yung sentro ng kanyang kaharian sa langit. But if we will go to Hebrews chapter 4, verse 16, makikita niyo ang kanyang trono is no other than the throne of grace. Sabi niya doon ay, let us approach God, let us approach the throne of grace that we might find help in times of need. Lumapit daw tayo sa trono ng grasya upang tayo makatanggap ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. Ano hong God's throne ang tinutukoy dito? Mga kapatid, listen carefully. Kapag ikaw ay lumuhod at tumawag sa kanya ng Ama, immediately ikaw ay nasa trono ng Panginoon. Kaya mga kapatid, the throne of God is no other than your prayer room. Kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nasa trono ng Panginoon. And if you are in the throne of God, you are simply unshakable. Let's move on. Dalawa na lang. Nasa pang-anim na tayo. Next is God's church. God's word, God's righteousness, God's love, God's spirit, God's throne, which is our prayer room, and God's church. Bakit God's church? Mga kapatid, ang tinutukoy na church ay hindi ho ito building. Ang tinutukoy na church ay hindi ho isang relihiyosong samahan. Ang tinutukoy na church ay samahan ng mga tao. Hindi religious na samahan. Kung hindi ito ho'y mga tao na tinawag ng Panginoon, inilabas niya sa kadiliman at inilipat sa liwanag ng Panginoong Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, you belong to God's church. Of course, may tinatawag na local church, yung mga grupo-grupo nagkikita ng mga mananampalataya, at meron ding tinatawag na universal church, binubuo lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Noon, ngayon at sa mga susunod na panahon, patay at buhay, nasa langit, nasa lupa, yan ho ay church, ecclesia, called out ones. Meron pang isang word, kuriakos, people who belong to the Lord. Ito ho ang sinabi ng Panginoon. Peter, on this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against the church. Ano pong ibig sabihin nito? The church is not on the defensive side. The church is on the offensive side. The church is not on the losing side. The church is on the winning side. Sabi niya, even the gates of hell, pag sinabing gate, power, the power of hell cannot prevail. Ibig sabihin ng prevail, babanggain mo yung impyerno at walang magagawa yung impyerno. Ibig sabihin, the church of God is on the offensive side. Mga kapatid, itong nangyayari, akala nila, nasa defensive side tayo. Nagkakaroon ng, for example, Sunday. Parang akala natin, the church is limited because church building are closed on Sundays. But to our surprise, no. Sapagkat yung church ay mga tao hindi ho building. You see, last Sunday, our church building was closed. But we have transformed, we have brought the church into the houses, and so yung mga churches ay naging small churches na nasa iba-ibang lugar. You cannot defeat the church of God because the church is God's church. Mga kapatid, minsan ay
tinuligsa nila ang mga mananampalataya ng unang panahon. They tried to persecute the church. If you read history, maraming Christian martyrs ang namatay. Pero lahat ng mga pumatay at nag-persecute, wala na. Ang church hanggang ngayon nandito pa rin. At one time, sinabi ng isang wise man, si Gamaliel, sabi niya, bakit niyo tinutuligsa ang church? Kung yan ay hindi sa Diyos, mawawala din yan, babagsak din yan. Pero mag-ingat kayo, you might find yourself fighting against God. Kasi pag binanggam mo ang Diyos, binabanggam mo ang Diyos. Hallelujah. Di ba minsan nirebuke ng Panginoon si Saul? Siya yung naging Apostol Pablo. Nung panahon na hindi niya kilala ang Panginoon, he tried to persecute the church. But on the road to Damascus, nahulog siya sa kabayo, nagpakita ang Panginoon sa pamagitan ng isang liwanag. At ito ang tinanong ng Panginoon kay Saul, 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 why do you persecute me? Paano niya pinipersecute ang Panginoon? Sabi niya, you have kicked against the prick. Alam mo, Pablo, alam mo, Saul, sabi niya, sinipa mo ang tusok. Sige nga, subukin nyo ngang sipain yung tusok, sinong masasaktan? Ikaw, kaya you cannot touch the church of God because the church of God is God's property. Pag ginalaw mo ang church, magagalit ang Panginoon. So if you belong to the church, you are simply unshakable. Hallelujah. Last na ho tayo. Last is God's purpose. Kapag ang plano ng Diyos ay nasa iyo, anuman ang mangyari, you are unshakable. If God has placed a calling upon your life, if God has placed a purpose upon your life, anuman ang mangyari, hindi ka magigiba. Sa lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, wala ho tayong dapat ikatakot. Yes, because of that calling, the enemy is angry. The enemy wants to destroy us. The enemy wants to persecute us. The enemy wants to limit us because of that calling. But please listen, ang tawag po dyan ay death assignment from the enemy. The purpose of God on your life is the same purpose that will protect you. Ang sabi niya sa Acts chapter 13:36, hindi namatay si Haring David hanggat hindi niya nagawa ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Kaya kung may pinapagawa pa ang Diyos sa'yo, eh, hindi ka pa mamamatay unless natapos na ang Diyos sa'yo. Kaya mga kapatid, Jeremiah 29:11, alam ng Diyos yung purpose niya sa buhay mo para ito sa iyong kabutihan, hindi masama. Alam ng Diyos ang purpose niya sa iyo at ito ay matutupad. Sabi niya sa Romans 8:18, sabi ni Pablo, hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya, hindi ako nagigiba sa anumang persecution na aking pinagdadaanan, sa kaluwalhati ang naghihintay sa akin. God has a purpose upon your life. John chapter 10, verse 10, ito ang kanyang sinabi. I have come that you might have life and that you might enjoy it, you might have it abundantly. Yan ang purpose ng Diyos, magkaroon tayo ng masaganang pamumuhay. Alam niyo yung salitang life doon ay kinuha sa salitang zoe. Ibig sabihin yung buhay ng Diyos mismo. Your life in Christ is no longer your very own life. You are dead in Christ. The life that you have today is the zoe life of God. The very life of God. Kaya ang mga kapatid, if you will ask me what is my DNA, DNA. Ito ang meaning ng DNA. I have the divine nature of the anointed. Pag nasa iyo ang life of God, mga kapatid, no virus can ever touch you. Basta siguraduhin mo lang na ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay nasa God's Word, God's righteousness, God's love, God's Spirit, God's throne, God's church, God's purpose, you are simply protected and unshakable. I hope I have encouraged you tonight sa lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. Let me say it again. We belong to an unshakable kingdom and each one of us is unshakable. The Lord bless us all.
tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, aming Ama, minsan pa lumalapit po kami sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat kami ay nasa isang kaharian, hindi mayayanig, hindi magigiba, kasintatag ng kabundukan, Panginoon, kami po ay hindi mayayanig dahil kami ay nasa inyo. Ang inyong salita, Panginoon, ay nasa aming puso. At kapag ang aming buhay ay matuwid sa inyong harapan at ang inyong pag-ibig ay nasa amin at kami puspos ng iyong espiritu at nandyan kami na laging nananalangin at kasama kami sa tinatawag ng mga anak mo, na mga tinawag mo at meron kang magandang purpose sa amin buhay, Lord, hindi kami magigiba. Lord, dalangin po namin sa oras na to, Panginoon, there is a shakening that is taking place today and people are being shaken and people are have fear and Lord, some are na, Lord, panicking, nagpapanik po sila, Panginoon. Some are worried, Lord, yung iba na di-discourage, yung iba na nagagalit. Lord God, sa oras na to, tulungan mo po sila, Panginoon. Ilagay mo sila sa tamang lugar na sila'y magiging matatag na walang magagawa ang kaaway sa kanilang buhay. Father God, we pray that this nation, Philippines, will be founded according to your will. And Lord God, ilagay mo kami sa unshakable na kaharian, Panginoon. Lord, sa oras na to, dalangin po namin, Lord God, minsan pa lahat ng apektado, Panginoon, ng nangyayari na krisis sa aming bansa at sa buong mundo. Lord God, we pray, Lord, manifest your kingdom, Lord. Let your kingdom come, Lord God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, we pray a special prayer sa lahat, Panginoon, ng apektado ng sakit. Pagalingin mo sila, Panginoon. Yung hindi apektado, Lord, protektahan mo sila. At ang pinaka-importante, Panginoon, ito yung panahon na, Lord, makita namin na ang mga kinakapitan namin na magigiba, Lord, ay wala palang magagawa at kakapit na kami sa inyo ngayon, Panginoon, sapagkat ikaw ay merong kahariang hindi magigiba. We pray for our government. We pray for the PNP. We pray for the military. We pray for the barangay officers, Lord, BHW. We pray for the mga puso, Panginoon, mga barangay tanod, lahat ng nakikipagtulungan, Lord God. We also pray for the doctors and nurses, Lord, na nasa front line. At ganun din lahat ng mga nasa ospital, Lord, even the midwives, radio technician, mga medtech, mga nutritionist, mga laboratory technician, lahat ng nagtatrabaho sa ospital. At kahit, Panginoon, sa mga palengke, Lord, lahat ng mga nasa palengke, lahat ng mga nasa grocery, may-ari ng grocery, nagtitinda ng grocery, bumibili ng groceries, Lord, lahat ng mga nasa palengke, Lord, spread your blood of protection over all of us, Lord God. And we declare, Lord, now we will break through. Pagtatagumpayan po namin ito, Panginoon. And let everybody realize that in times of crisis, Christ is the answer, O Lord. Salamat po, Panginoon, itinataas ka namin. Sa gabing ito, sa iyo po lahat ng papuri. Abutin mo rin, Panginoon, lahat ng mga kapatid at kaibigan na nasa Facebook Live, Lord God. I declare you are unshakable because God is in you. The Lord bless you. The Lord cover you with His blood. God's Spirit is a wall of fire around you. His Shekinah glory is over you. And in the power of His name, you are under protection. The Lord bless us all. Ito po ang inyong lingkod. Binabati po namin kayo. Kasama ko ang aking pamilya dito sa aming tahanan. The Lord's blessing be upon each one of us. Shalom. Magkita-kita tayo muli bukas ng tanghali alas 12 Philippine time. God bless.